Hi guys, how are you? Nilayusin ko lang to. Ayan, nilak ko lang yung ano, yung resolution kasi nakaharap ako ngayon sa window. Kararating ko lang, galing ako sa work and namili ako ng prutas tsaka konting gulay, actually kamatis lang. Ayan. And saging at oranges. So pinamili ko to dahil bala kong magluto sana ng ulam. Nabili ko siya worth $12.51. Sorry, masyadong maliwanag siya. Isip ko yung resolution. So, sa fruit shop ko nabili yan. Fruit and produce shop. And bumili din ako ng dalawang ganito, pork. Spare rib siya. So, worth almost $13. $13 din siya. So, yun. Kaso lang pagdating ko dito, nagluto na yung isang fisherman. Akala ko kasi alis na sila ngayon. Bukas pa pala. So, buti na lang nakadala ako ng tinapay. Nagdadala kasi ako ng tinapay para sa kanila. Binabao nila yan sa, or kinakain nila. So, tapos nagdadala naman sila ng mga isda, like tuna, isang buong tuna, malaking tuna, tsaka swordfish. Ay, mahal-mahal nun dito. Mahal kasi yung isda talaga dito compared sa atin. At most ng mga binibentang, mostly na binibentang isda dito is yung malalaki talaga. Like blue marlin, tuna, swordfish, salmon. Salmon yung medyo mura. Mabibili mo lang siya sa mga sa supermarket ng mura lang. Makakanap ka talaga ng mura. Pero yung ibang slices, lalo na yung whiting, hindi ko alam kung ano sa Tagalog yun ha. Pero sa Ilonggo, kasi Ilonggo ako from Bacolod, tawag sa amin nun is asuos. Baka asuhos yun sa ibang. Hindi ko lang alam. So yung parang mahaba yung sungo na maputi yung katawan, para may stripe-stripe siya. So yun. Napakamahal nun dito. Maabot siya minsan ng $35 per kilo. At maliliit pa. At naka-fillet na siya. So, fillet yung tawag nila. So, buffet, fillet, mga ganun. Skillet. Hindi ko alam bakit. So, anyway, so, nakakalibre kami ng isda pag nagda-dock sila. Kasi, ano naman sila? Hindi naman kagaya sa atin na maliliit. Yung meron din silang company na malaki din yung mga fishing boats nila. Malaki sa, medyo malaki sa trawler. So, at saka yung tawag ng kanilang pangingisda ay line fishing, long line fishing. So, ibang type siya ng pangingisda. So, mostly na nakukuha nila is swordfish, blue marlin, tuna, yung ganun. So, yun, nagluto na siya. So, hindi na makapagluto. Save na naman ako. Hi everyone! So it's January 17, 7:57 na ng gabi dito. And I just wanna show you kasi mini haul lang to. From work kanina, galing ng work, dumaan kami ng Kmart para bumili ng mga boxes. So, ayun, binili namin yun. So, actually dalawa. So, yung isa doon, tsaka yan. Yan. Worth $8 each. So, and then bumili din ako ng milk frother. So, right now, nabili ko na rin siya sa upas. So, i-unbox lang natin. So, this is the power. And, ito na yung milk frother itself. So, ayan. Ayun lang. Sadly, medyo hindi masyado madami. Ang nakasad lang din kasi dito is 190 ml for milk frothing.
wala mong conversion on sa ounce. But, siguro ganito rin siya kalaki ng cup. Eh, medyo mahilig kami sa coffee. Kaya yung medium, 12 ounce, yun yung nauubos namin. But, kaya mo naman, pwede naman siyang, like, kailangan mo lang siyang ulitin. Froth ka ulit. So, yun lang for now. Lalabas muna kami at bibili kami ng milk kasi susubukan na namin ito today. Or tonight. See ya! Amazing. Tignan natin. Mainit siya.